Hello guys! Welcome to Line Table Screen Printing. Ang video po natin today is yung setup ng exposure box namin. So, i-share ko po sa inyo yung ilaw na ginagamit namin, tsaka anong size ng exposure box. Tsaka meron din kaming tips para mabilis yung proseso ng pag-burn natin. So, tara guys! Ayun guys, ito na po yung setup ng exposure box namin. Ayan po. Ayan. So, ang size po ng exposure box namin guys is yung width po niya, yung ito, is nasa 36 inches po siya. Ayan, or 3 feet. Tapos yung haba naman dito sa gilid niya, ayan, is nasa 30 inches po. So, 2.5 feet. So, ang haba naman ng kabuong haba naman ng exposure box namin, yun, nasa 4 feet po yung height niya. Guys, so, ito po yung takip niya. Ayan. Guys, so, pag nag-time up na po yung pag-burn natin, so, babalik lang natin tong takip para hindi po ma-overexpose yung pag-burn natin. Tsaka matatiming din natin yung pag-burn kasi may takip po yan. So, kung nag-gets na yung idea, guys. So, sa ilaw naman namin, yan. Yung ilaw namin na yan, guys, is 1,000 po yan. So, malakas po yan. Parang ilaw ng poste yan. Yan, guys. So, ang layo po ng ilaw namin sa glass namin. Ayan. Ayan. So, yung glass pala namin guys, yung thickness niya nasa 0.25 inches. So, hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis. So, sakto lang guys. So, ang distance ng glass natin saka distance ng ilaw is nasa 20 inches po yan guys. So, 20 inches po yung layo niya. So, sa ganitong setup guys, yung pinaka the best na time namin is nasa 35 seconds po. So, 35 seconds lang yung pag-burn natin. So, pwede na pong luto na po yun pag ganun. So, ito yung takip guys. So, trapal po to. So, pang tent. Yan. Po. So, mapapansin nyo dito guys, meron kaming nilagay dito. So, nagbutas kami dyan. So, instead na lagyan natin ng mabigat na bagay dito para malapat natin yung screen. So, ang ginawa namin, nag-set up kami ng lagayan dito for vacuum. So, ayan po yung vacuum namin guys. Shop vac. So, lalagay lang po natin dito. Yan. Instead na pabigat, gagamit tayo ng vacuum para sipsipin niya yung hangin dito sa para ma-press agad yung screen natin sa glass. So, para sa ganun guys, yung pag-burn natin ng screen ay lapat na lapat yung design sa glass para hindi po tumabigin yung alignment natin. Kasi meron tayong screen minsan na medyo warp siya. So, hindi siya flat na flat dito sa glass natin. So, kailangan po natin ng pabigat or mas maganda itong vacuum kasi mas malakas po yung pwersa niya ng paghigop. So, yan guys. So, magsasample tayo kung bakit mas okay kung meron ganito. Tsaka, meron din tayong tali guys. Makikita nyo. Ang purpose po niyan is para mabilis yung paghigop ng hangin. So, kailangan natin ng medyo may puwang. Yan. Papatong po natin sa screen niyan mamaya. So, kuha tayo ng screen. Tatry natin mag-vacuum. So, ayan guys. Kunwari may screen ako dito. Ayan.
So, importante dyan, ilalagay lang natin siya sa gitna. So, yung design po natin, dapat naka-sentro sa ilaw para yung exposure niya, saktong-sakto po yung exposure. So, paglagay natin sa gitna niyan, yan. Yung tali na to, ilalagay natin dito kasi yung purpose po niyan, mapabilis po yung paghigop ng vacuum natin. So, sarado lang po natin. Tapos, yun lang natin yung vacuum natin. Yan. So ayan guys, nakita niyo naman yung persa ng paghigop niya, sobrang lakas po. So no need na tayong maglagay ng mabigat na bagay dito sa itaas para ma-flat po natin yung design natin. So sinabi ko kanina guys, ang purpose po ng tali na to is para mahigop niya na mabilis. Ayan. So pag wala pong tali yan, nakalabas po yan. So, tignan natin yung paghigop niya. Ayan. So, hindi po nahihigop yung dito, guys. Ayan. Kasi wala, dito lang yung pwersa niya. So, napansin nyo kanina, guys, hindi po nahihigop yung banda dito kasi yung pwersa lang ng hangin, yung paghigop, nandito lang sa gilid. So, importante itong may lubid tayo na ilalagay natin sa taas ng screen natin para mapabilis po yung paghigop ng vacuum natin. So, try natin ulit guys. Nakikita yung difference. So, ayan guys, nakita nyo naman yung difference niya. So, meron na tayong puwang dito. So, yung paghigop ng hangin, malakas na yung pwersa dito, yung suction force niya dito sa gitna. So, pag gusto nyong maglagay ng vacuum, guys, for para hindi ma para ma-flat natin yung design natin. So, gagawin nyo lang, magbutas lang kayo sa gilid ng kuwan, takip. So, ilalagay po natin yung dulo ng vacuum. So, kasama na po ito pag bibili tayo ng vacuum. So, papasok na natin dyan. Proxy natin. So, para paggamitin natin, tatanggalin na lang natin yan. Saksak natin. Ayan. So, ayan guys, sa pag-burn naman natin. So, kunwari may design na tayo dyan. So, mag-i-start lang yung timer natin, guys. Ayan, 35 seconds. Mag-i-start lang yan pag nahila na natin tong takip. Ayan. So, pag nahila na natin yung takip, guys, ibig sabihin yan, exposed, nag-start na yung exposure niya. So, pag katapos ng 35 seconds, so, ibabalik din natin agad yan. So, para ganyan na setup, guys, is eksakto talaga yung exposure natin. So, hindi automatic na namamatay, papatay natin. So, ayan guys. So, before we end this guys, so, note ko lang ulit. 1,000 watts po yung ilaw namin. Tapos, yung distance po niya sa glass dyan is nasa 20 inches. Ayan. So, yung ilaw na to guys, medyo malakas sa kuryente to. Tsaka nag-charge po siya ng mga 5 minutes bago natin magamit. Ayan. So, I'll try to include in the description link guys. Sa description yung link ng product na to. Kung meron pa kaming record para makabili din kayo ng ganitong setup. So, ayan guys.
So, ayan guys, before matapos ng videos, magbibigay lang ako ng tip. So, pag nagbo-burn tayo guys, make sure na yung glass po natin is walang ganyan, mga dumi-dumi. Yan. Kasi nagko-cause yan ng pagbutas ng emulsion natin pag nagbo-burn kasi nasasali po yan. So, make sure lang na guys na malinis po yung glass natin, transparent po siya. Yan. Para wala pong unexpected na mga butas-butas sa emulsion natin kasi mahirapan tayong magtakip ng tape doon, lalo na kung yung butas niya nasa loob ng design mismo. Ayan yung problema guys. Saka lalo na pag mag-burn tayo ng CMYK, marami pong half tone yun. So kung may mga dots-dots po dito sa glass nyo, sasama sa half tone yun, so mag-iiba na po yung design natin. So importante guys na malinis yung glass natin. Pwede tayong gumamit ng glass cleaner or kahit yung sabon lang na malabnaw. Basta malinis lang natin yung glass natin guys. So ayun lang po. So yung yan, naglagay lang kami ng paku dyan para pagkatapos nyong mag-burn, maglalagay tayo ng screen, may patungan po yung takip natin. And so simple mechanism lang guys. Ayan. So recap ko lang ulit guys, yung size ng exposure box namin is 36 inches po dito. Yung gilid naman is 30 inches yan. Yan. So yung haba ng design namin, exposure box namin is nasa 4 feet po yan. Yan. Tapos dito sa gitna natin, meron kaming takip. So para ma-indicate yung start ng pag-burn natin, ayan, bubuksan lang natin yung takip. Tapos pindutin natin yung timer natin, start yun. Pagkatapos ng 35 seconds, sarado lang natin yan para hindi po ma-overexpose. So yung ilaw namin guys, ayan. Yan ay 1000 watts. Ayan. 1000 watts. Tapos yung distance po niya sa glass, ayan. Yung distance niyan is nasa 20 inches po yan. Tapos yung takip natin, lagay lang natin sa gitna. Ang gagawa ka niyan ganito. So make sure lang na matatakpan muna natin yung ilaw bago tayo maglagay ng screen para hindi po ma-overexpose. Ayan guys. So yung time pala namin guys, so sa setup na to, yung exposure time namin is nasa 35 seconds or 30, pwede din yung 40, nasa ganyong range lang tayo. So pag medyo complicated po yung design, may half tone, so mga 30 seconds po, pwede na yun. So yung mga basic na design lang, yung mga solid, pwede na yung 35 seconds. So kung gusto nyong mas medyo okay yung pan niya, tigas ng emulsion, pag binuga natin ng tubig, so adjust lang tayo ng oras, so mga 40 seconds. So ayan lang guys, dyan lang yun matatapos yung video natin. So kung may natutunan po kayo, pinitan nyo po yung like button, mag-comment kayo guys kung may tanong kayo dito sa exposure box namin. Tsaka huwag niyong kalimutang mag-subscribe, pindutin niyo yung notification bell para pag may bago kaming tutorial guys, updated kayo lagi. So ayan lang po, maraming salamat.